Ma'am Laila, magandang hapon. Yo po. Grabe po yung nangyari sa anak ninyo. Kumusta na po si Ma'am Shaira? Nasaan po siya ngayon? Nasaan po. Sige, Nay, kung ano po maitutulong ko. Sa hospital bills, sa gamutan, lahat po ako po itutulong. Personal na pera ko po ibibigay ko para sa pagpapagamot ng anak ninyo. Nay, okay naman na si ano si Ma'am Shaira. Malayo na siya sa panganib, ginagamot na siya sa ospital. Nandoon po sa ospital po, sir. Pero out of danger na po siya. She's out of danger. Po. Tapos na ang mga sister niya, tapos na-extrain siya. Na-extrain na po. Okay. Sa labas ng ita, sinasitister na siya lang. Doon kami na-sitister sa private hospital, sir. Yung CT scan, x-ray, at kung ano pang dapat gawin, na-request ng mga doktor, ako nang pong bahala, sagot ko na po, ako nang babayad. Tapos nang bayad namin, kapon sir, nahita kami ng pera para lang mapay. O sige ma'am, i-reimburse ko. Yung, kasi sabi mo, naghanap ka ng pera, nag-utang kayo, babayaran ko po yung utang nyo, ibabalik ko po yung pera na gastos nyo sa x-ray, sa CT scan. 5,000 yata yun sir. O ma'am, ako nang bahala ma'am, CT scan at saka lahat ng klaseng gamutan, sasagutin ko na po, pati yung gamot, sir. Reseta ng doktor, ako na pong bahala. Sobrang salamat po sa iyo sir. Walang ano man po, ma'am. Colonel Pinandan, magandang hapon po, sir. Yes po, sir. Good afternoon po, sir. Una sa lahat, nasa na po itong si Corporal Louis J. Lumangkas? Andi dito pa rin po sa ating City Police Station Custodial Facility po, sir. Na-file na po yung kaso laban sa kanya? Yes po, sir. Yesterday po, sir. Ano po yung kaso ipinile against him? Yung violation po ng ating RA 9262 po, sir. Bukod pa doon, meron pa pong grave threat doon kasi kinasan yung baril at tinutok. Actually sir, yun yung isa na nakipag-case conference kami kahapon prior sa filing sir with the city prosecutor for the possibility po sir ng other cases na pwedeng i-file. But ang recommendation nila sir is yun lang talaga sir yung Vausilo, nakapaloob naman daw po doon sir yung by nagnawa nung suspect. So, ang gusto ng fiscal, isa lang, bawsi lang. Para sa akin, yes, bukod sa bawsi, kasi pambubogbog, bumulot ng baril, at kinasight, itinutok, grave threat po yun. Dalawang kaso dapat. Opo, sir. Actually, sir, yun din po yung isa na, ano, kasi may nag-advise nga rin po sa amin, sir, na kung pwede. So, we are coordinating din po ulit sa aming city prosecutor, sir, para po sa possible na pagdagdag po ng opo, case po, sir. Opo, Colonel, yes, bumalik po kayo. Hindi pwede yung bawsi lang. Ang dami niyang violation doon, yung pagbunot niya ng baril at pagkasat, pagtutok. Grave threat po yun, matinding kaso po yun. Paano kung nakalabit niya yung gatilyo? Mataas na kaso po, yes, yung grave threat. Yung fiscal po ang nagsabi, wag na? Actually, sir, hindi naman inatotally na sinabi, sir, but yun yung refer talaga actually natin, sir. Sandali lang. So, hindi ang fiscal ang nagsabi, kundi yun ang nirefer nyo lang sa fiscal. Yes, sir. Actually, case conference na po, sir, with the fiscal's office, sir, para po ma-maximize natin. Gusto ko malaman, kasi sabi mo kanina, dalawa sana ang gusto mo i-file na kaso. Or kung meron pang mga ibang kaso may file against dito kay Corporal Louis. Sabi mo, sabi ni Piskal, isa lang. Ngayon, sabi mo, hindi. Yun ay recommendation mo lamang na isa lang. Ano ba talagang totoo? Si Piskal nagsabi isa lang ang ipapile o ikaw nag-recommenda kay Piskal na isa lang ang ipapile na kaso, which is Bausi? Fiscal's office po, sir, ang nag-recommend, sir, doon sa isa na case, sir. Ang nag-recommend sa isang case o nag-recommend na isang case na lang ipa-file? Nag-recommend po ng isang case na muna, sir, ang ipa-file. Then titingnan, sir, kung may pwede pa na ibang case, sir. Attorney Garrett, magandang hapon. Yes po, Senator. Magandang hapon po. Okay. Nanood ka nung nakita mo yung video? Yes po, Senator. If I'm correct, nag-viral din po tong video na to. Okay. Ang sabi raw ng fiscal sa Kidapawan, ayon kay Colonel, isa lang ang pwedeng i-file. Yung bawsi lang muna, titingnan natin kung paano gugulong yung kaso. Doon maliwanag sa akin, may bumunot ng baril sa video at kumasa at itinutok. So dapat grave threat din kasama, di ba? Yes po, Senator. Siguro po si Fiscal, no, hindi niya lang naalala na ang one action can result into multiple crimes po. Tama po kayo na, and we have discussed this in the previous episode po, kapag ang tao po tumutok ng baril sa isang tao, that's already grave threat. The Supreme Court has already ruled
na sufficient pa po yun to threaten somebody of injury po, no, yung pagtutok, lalo na kung kinasa pa. Kernan, na-file mo na ba yung kaso? Yes po, sir. Yesterday po, sir. Paano ito, Attorney Garrett? Na-file na, so pwede mag-file pa ulit o okay. Add na lang? Kapag ganito po, Senator, no, we are not barred. Hindi po tayo pinipigilan ng ating rules of procedure na mag-file ng iba pang kaso connected to the same action. Hindi po tayo mag-forum shopping kasi iba naman po ang cause of action na ating hinahabol. So pwede po natin ipahabol yung ibang crimes natin. Base po dun sa pananakit, I think there's at least less serious physical injuries and grave threats po na pwede natin idagdag dito. Idadagdag na lang dun sa kaso na na-file na o mag-file ng separate case? Magpa-file po tayo ng separate case, Senator, dahil ngayon po nasa kamay na po ni Fiscal yung first case natin. Although pwede naman pong sabay-sabay na itong litisip, ipagsasama-sama na po ito ng korte pag umakyat since okay. Iisang action lang naman at iisang accused po. Colonel! Yes po, sir. Okay, go ahead at mag-file po kayo ng separate case. Kayo po masusunod dito at yung family ng victim. Mag-file ho kayo na another case for grave threat. At ano pa yung isang case, Attorney Garrett? Kung meron po tayo sanang medico-legal kung ano po ang natamok na sakit ng ating biktima dito, we can base that off sa physical injuries case po natin. Okay. Less serious ba or serious physical injury. So, yan ay magbabase sa medical records na manggagaling sa ospital? Yes po, Senator. Okay, so Colonel, bilisan mo, mag-file ka rin ng grave threat at kung ano po yung nakapaloob doon sa medical record, kung ano po yung medico-legal, so separate pa po yun, magpa-file kayo ng case. Colonel. Yes po, sir. Sige po, sir. I will take the legal advice po ng ating attorney, sir. We will visit again ang ating city prosecutor, sir, for the filing of another case po, sir. Attorney Garrett, available ba yung mga offense na nabanggit kahit pagsamasamahin? Yes po, Senator. Unfortunately, yung three crimes po, ang penalty niya, wala po kasi ditong reclusion perpetua or death penalty. So, bail as a matter of right po to, Senator. Okay. Yes, I understand. So, Colonel, pag nakapag-bail yes, na siya, siya po inyo pong kakasuhan administratibo para masibak serbisyo. Tama? Yes po, sir. Ano bang dahilan? Ano bang pinag-ugatan ng away? Ang pinag-ugatan, sir? Ng pananakit? Yes po, sir. Base po doon sa ating investigation, sir, is pagsisilos po, sir, ang pinag-ugatan po ng pananakit, sir. Another is nasa influence po ng alak ang suspect, sir. Kaya na nagawa yun, sir. Ano po yung selos? Ano ibig sabihin po dahil sa selos? Yun, sir, pinagsususpektsahan niya itong victim natin, sir, na aside sa kanya is may iba din pang boyfriend o ibang pinakasama, sir. Ah, okay. Matinding selos. Yes po, sir. At pagkatapos, bukod doon sa selos, ano pa yung isa ulit, Colonel? Nakainom po, sir. Nakainom ng alak? Yes po, sir. Attorney Garrett? Yes po, Senator. Yes. Pwede ba may sama yung... dahil nakainom ng alak, kaya nanakit ito. So siguro yung admin na lang yun, ano? Ang pag-inom po ng alak, actually, Senator, recognized po siya as tinatawag nating alternative circumstance na pwede pong pampataas ng penalty po ng krimen na ginawa habang ikaw ay nakainom. Depende po ito kung habitual drunk ba po itong accused po natin. Pero either way, hindi po siya separate crime, it's only a modification sa penalty. O yan, Colonel, idagdag nyo yung nakainom siya sa para tumastas yung level yes ng crime. Po, sir. Yes po, sir. Included po, sir, doon po, sir, sa affidavit po ng victim, sir. Apo, nagdadrugs ho ba ito, Colonel? So far, nag-undergo din po tayo ng drug test, sir. Turn out po, negative po ang result ng drug test examination sa kanya, sir. Okay. Saan ba naka-assign itong si Corporal Colonel, sir? Actually, sir, naka-assign po sa Magpit Municipal Police Station po na adjacent municipality po ng Kilapawan City, sir. Magpit Municipal Police Station po, sir, ang original assignment niya po, sir. So ngayon po ay nakakulong na siya at nasampa ng kaso. So iniintay niyo na lang po yung piyansa na mag-issue yung korte kung magkano yung piyansa. Ganun ho ba? Yes po, sir. Attorney Garrett? Yes po, Senator. So paano yan ngayon? Naisampa ng kaso... So habulin natin isa pang kaso, isang pa para mas mataas taas yung piyansa.
Ah, yes po. Separate po actually ang magiging piyansa po nito. So, 3 different crimes ang kanyang kailangan piyansahan kung gusto niya po makakuha ng temporary liberty niya. So, baka mahirapan po siya makakuha ng sapat, no? At baka matulog muna siya sa presinto habang siya po ay mililitis. So, Attorney Garrett, ano pang pwede mo ma-advise kay Colonel? Ang sa akin po, Sen, sana huwag po maareglo yung administrative case dito. I think he really deserves po na matanggal talaga. Kasi hindi na po deserve talaga ng... Kumbaga, it's an open and shut case, Senator. Napakalinaw po ng video. In fact, na parang po netizens sa nagulat dito nung nanood po sila. Sana tutukan na lang po yung kaso at makonvict po agad. Yes, makonvict at makulong at masibak sa serbisyo itong corporal na ito. Kasi hindi pwedeng gamitin rason yung selos o meron ng kinakasamang iba o nakainom kaya manakit. No can do. Nakita ko yung video, hindi ko tinapos ito na galit, matindi, grabe. Grabe, tinakapanghina. Yun nga po, Senator, we always advocate po sa program that there's never a reason to physically abuse, lalo na po kapag babae. We know naman na, kunyari, kahit kabit yan, there's always the case of concubinage for the wife to file against them both. Yeah. Hindi po dapat ilagay yung batas sa kanilang kamay at hindi sana humantong sa ganitong pananakit. Sige, Attorney Garrett, huwag mo iba ang telepono at siguro usap kayo ni Colonel, yes, para bigyan mo siya ng guidance at suggestion kung paano atakin itong kaso at tayo tutulong, sabi ko kanina, lalo din sa pamilya ng biktima, dito sa biktima as far as dun sa pagpapagamot is concerned. Also, Colonel, yung kasong admin na para masibak po itong si Corporal. Kasi kung kaya niyang gawin to sa isang babae na kasintahan niya, madali niyang gawin ito sa hindi niya kaano-ano. Sa mga ordinaryong mamamayan dyan sa kalye, madali rin niyang bugbugin, baka patayin pa niya. Kung sa babae nga na kasintahan pa niya, nagawa niyang parang hayop niya ituring. Yes po, sir. Ma'am Laila? Opo, Senator. Ako po itutulong dun sa pagpapagamot and all, regardless kung ano po yung estado ni Ma'am Laila doon sa kay Corporal, tutulong ko kasi ayoko po na may sinasaktang physical na isang babae. No can do. Yes, sir. Sa aking bokabularyo, hinding-hindi dapat manakit ang isang lalaki sa isang babae. Violence against women will never and should never happen in our society. At hindi dapat tinotolerate yan regardless kung ano pang rason. Okay? Kaya dahil dyan, ma'am, dahil yan ang stand ko, ayoko minasasaktan o inaabuso ka babaehan, tutulong ako sa pagpapagamot hanggang sa pagpapasampa ng kaso and all. Okay, ma'am? Sir, ano po, ang hihingin ko po, sir, ang justisya, sir, kasi kung, ano, sir, mapira kasi yung, ano, sir, yung pamilya ng, ano, sir, ng pulis. Akong bahala, ma'am. Ma'am. Sir, mapira yun, sir, may kapit pa yun sa, ano, sir, business partner. Ano po? Business partner niya yung RD, sir. Business partner niya RD, tawagan na RD. Colonel. Yes, sir. Okay. Teka muna, business partner ni... Ano ba itong negosyo ni Corporal? I think, sir, hindi ko kabisado as to business, sir. But in relation po yung sabi ni ma'am na may business partner sila kay Hardy, I think hindi naman po tama yun, sir. Ma'am Laila, ano po business partner? Anong negosyo? Ano po, sir, yung saging na ano, sir, lakatan. Nagtitinda ng saging si RD at saka si Corporal? Hindi po masyado maano, sir. Ma'am, kahit pa PD yan o RD pa yan, pag ako na po pumasok sa eksena, mawawala na po yung connection niya dyan kay RD o PD. Dahil kapag nakialam si RD o si PD, pati sila idadamay ko. Noong kapon, sir, doon ako sa hospital, sir, nandoon ang mga parents ng lalaki, sir. Parang confident lang sila, sir. Sabi niya, sila na, sige, kayong bahala. Kung anong gusto ninyo, di inyo yan. Parang confident lang sila, sir. Colonel. Colonel. Yes, sir. Yes po, sir. Magpadala po kayo ng security doon sa ospital. Can I count on you on that? Yes, kapag hinarang kayo ni, pag may humarang sa'yo, mas mataas sa'yo, you just tell me. At ako'y aakit sa Camp Crame. Yes, sir. Actually, sir, kanina din po, sir, nag-visit po yung ating WCPD sa bahay po mismo nung victim to ask for ano yung mga kailangan nilang assistance, sir. So with the request of security, sir, rest assured, sir, ipapaalam ko po sa ating provincial director para mabigyan po ng security, sir. Sige, naintindi ko po proseso yan. You have to go to the higher up
for the security para ma-secure yung victim. Pero wala ho ba sa ano niyan sa kapangyarihan nyo bilang chief of police na magbigay ng seguridad doon sa isang victim of crime na possible na siya ay baka maharas ng suspect, lalo pat pumunta na pala yung mga kapamilya nitong suspect at nangungutsa pa? Yes sir, we will provide po sir. Okay, kanina sabi mo tatanong ka pa kay PD. Now, sinasabi ko sa iyo, it is under your power siguro and authority na bilang chief of police na ikaw na mismo on your own motu proprio magpadala na ng mga police para i-secure itong victim, i-secure siya sa ospital. So sir, hindi ka na pupunta kay PD. Ako nang bahala kay PD. Yes sir, we'll just inform po ang PD natin sir na nag-deploy tayo sir ng personnel doon sa hospital. Inform po, PD and tell PD ako pong nag-request. Yes sir. Magandang hapon po, General Macraig, sir. Yes sir, good afternoon po. General, opo. Ito pong si Corporal Louis J. Lumangkas. Kaibigan mo ba to sir o partner sa negosyo? Hindi ko po kilala yan na okay. Personal. Opo. Opo. Kasi po may mga kumakalat na balita na kasosyo wala po sa negosyo itong si Corporal Louis J. Lumangkas. Opo, wala po. Hindi ko po kilala na personal yan. Actually, hindi ko po siya nakakaharap. Nung nangyari po yan, actually ay pinakulong po natin kaagad. Good. Thank you. Opo. Thank you. Opo, sinisiguro po natin na hindi po siya makakalabas at gumugulong na rin po yung investigation natin sa administrative. Opo. So General, ang gusto ko ang mangyari, masibak po sa serbisyo, General Sir. Yes, sir. Yun po ang sinisiguro namin. Opo. General, isa pa. Pwede ba tayo magpadala? Sinabihan ko na si Chief of Police pero sabi niya papaalam na siya kay PD. Eh ngayon mas mataas ka kay PD. Ikaw na po yung RD. Yes, sir. Magpadala po tayo ng mga police para i-secure po yung victim sa kung saan sa ospital naka-confine. Yes, sir. Sige po, sir. Talagang yun po ang pinagbiling ko kahapon kasi pumunta po ako doon sa area pero hindi po ako nagpakita doon sa suspect. Kasi sir, ang nangyari daw sa ospital, kung nasaan yung victim, pumunta rin yung mga kamag-anak ng suspect at nangunguntsa pa. Sige po, ako pong bahala doon. Ako po, makasahan po ninyo yun. So, ngayong araw na ito, sir, pwede na kayo magpadala ng mga polis para mabigyan seguridad yung victim. So, General, asahan ko po, General, sir, ha? Bukas sa tawag ulit kami sa inyo. Thank you so much, General. Mabuhay po kayo, General Jamili Macraig, sir. Thank you po. Yes, sir. Okay, Colonel. Yes, tututukan namin yung kaso. Pakitutukan na rin po yung seguridad. Colonel, umoke na po si RD. Colonel. Yes po sir. Salamat po Colonel Peter Pinandan, Chief of Police ng Kidapawan City. Magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you. Yes sir, thank you very much po sir.